Pag-uusapan natin ngayon kung magkano ba ang nagagastos sa kasong kriminal kapag ikaw ay magpapail ng kaso. So, ang example ko ngayon, ang bawat cities kasi or police station ay may kanya-kanya ring style. So, dito sa, ang i-share ko sa inyo dito sa amin, yung experience ko kung magkano. Yun. So, konti lang. So, by the way, kung gusto mo tong mga kalaman ng ating video, crime law, so palakayin pa natin dito yung labor code at iba pang mga information na pakikinabangan natin. So dito lang yan sa ating channel. At kung mayroon man kayong mga katanungan, so dito libre kayong magtanong at sigurado kong pipilitin nating magkaroon ng kasagutan ang inyong mga tanong. Unlike doon sa mga malalaking channel, kung kayo ay magtatanong doon, nako, swerte na kung mapusuan po yung tanong nyo. Kaya dito kayo magtutok sa mga small YouTuber lamang para first VIP kayo dito. So yun guys, so tumasago, nagkaroon tayo ng file ng case, no? Hanggang ngayon may pending nga. So nagaantay tayo ng hearing. So ngayon pag-uusapan natin yung gastos. So sa kasong kriminal po, iba po yung level ng civil case. Kasi yung civil case, ang bawat attorney, kung magbabayad kayo ng private lawyer, ay mayroon po yung kanya-kanyang acceptance pay. So, kakaiba po yun. More or less, 5,000 minimum o 100,000, pwede yun. Kakaiba. So, regular filing lang tayo, guys, sa kasong kriminal. So, naalala ko, nung daladala namin yung suspect papunta sa presinto. Tapos yung dito kasi sa presinto, ang style nila ay nire-require nilang ipamedical yung suspect. So kung isang suspect yan, so isang medical. Kung tatlong suspect, tatlong medical. So since na isa lang yung suspect natin that time, so bago nila yung gawa ng, o habang ginagawa nila, i-accept yung kaso, ay nire-require nilang, o I think bago nila i-detain, no? Nire-require nila yung complainant. Complainant pa talaga, no? Ang magpa... Dito yung sa amin. So, sa iba naman siguro, libre. Sa ibang presinto. Dito kasi, sa amin, sa presinto dyan, ay nire-require nila yung ikaw ang magbayad doon sa pagpamedical. Yung complainant. So, sad, di ba? So, mura lang naman. 600 pesos yung medical ng suspect. So, bago nila i-detain yung suspect. Tapos, habang ginagawa nila yung report, kasama yung picture ng mga ebidensya, so, more or less, basta ang ginastos ko doon sa photocopy, kasi 10 copy yung photocopy, no? 10 copies. Pinasirok ng 10 kopya, so, gumastos tayo doon ng, gano? More or less, 500 pesos. So, ilan na? 600 plus 100, 500. So, 11 po ang gastos natin. Bukod po yun sa mga personal necessity nyo, siyempre, basic needs. Kung nag-aantay kayo doon, kung dalawang araw kayong bumalik, so, may pamasahe, mayroong pagkain, so, bukod po yun doon. So, yun po. After nun, kinabukasan, the same day, no? Kinabukasan yung the same day, dinala na sa inquest. In-inquest na siya. So, doon sa inquest naman, wala kang babayaran doon. Kailangan mo lang doon, appearance. Pag nag-appear ka doon, kasama yung suspect, i-inquest. So, ngayon, since na wala nung office noon, na mag-post ng bill yung suspect, nakulong mo na yung suspect sa ilang araw, hanggang mag-resume yung tinatawag na court, yung processing ng bail. Siguro nag-bail na yung suspect. At sa ngayon, yun, mag-aantay ka na ng schedule ng hearing. Ayun po yung proseso. So kung gastos, 1-1 lang in overall. Bukod doon yun sa pagmasahe at ano ha, personal kailangan nyo. Siyempre kung nagutom ka, maghapong kayo doon, nag-antay, so, kain, iba pa yun. So, initial lamang po yan. So, ang ano nito, yung schedule ng hearing, kung hanggang kailan tatagal,
Ang hearing po ay wala pong duration. Depende po yan sa available ng court, sa schedule ng court. Pwedeng mag-aantay lang kayo hanggang mag-aantay every 3 months, another 3 months. So, at least minimum siguro yan ng tatlong beses sa isang taon. Every 3 months o 4 sa isang taon schedule. So, kailangan mag-appear kayo doon. Kapag hindi tayo nag-appear, ay madi-dismiss yung kaso. 3 consecutive na walang appearance, so i-dismiss yun, gagawa ng resolution yun. So, talo. Sayang. So, yun po. Ganun po sa mga planong mayroong magdemanda o mag-file ng kaso. Ganun po to ang sample of procedure. So, hindi pa po doon natatapos yung kaso. Kaya kung ikaw may plano, mag-prepare ka ng mahabang pasensya at oras. Kailangan may time ka. So, kung personal naman na kaso, no, hindi corporate na kaso, corporate na company, in time siguro, advice ko, no, sa in the middle of the case, nasa court na, ay para matapos agad, kung maliit lang bagay lang naman, o kahit malaki, ay pwede kayong mag-settlement in the middle of the court. Kapag nasa court na, pag nag-bit kayo doon, kung yung suspect or both party ay pareho na desidido maglabanan, pwede kayong pag-ayusin doon ng fiscal or ng judge. Magkasundo lang kayo sa pag-usapan nyo kung mayroon mang babayaran. Yun po ang katunayan ng kaso. Kasi kung aantayin nyo po na matapos yung kaso, ito ang maraming natatalo dito. Bakit? Kasi unang-una, matagal talaga. Discretion po ng korte kung kailan nila tatapusin yung kaso, kung kailan nila didesisyonan. Wala po doon yung sa suspect, wala sa complainant. So, depende yon sa availability or schedule ng court, kung ano yung uunahin nilang bigyan ng resolution or ng desisyon. Ngayon, kung hindi kayo magkapag-ayos, i-re-receipt lang nang i-re-receipt yung hearing. Schedule every 3 months, another 3 months naman i-schedule o another hanggang sa humaba. Eh, ang ano nito, ang tanong, ilang years ba ang sustainable mong makapag-appear sa court? Diba? Kung plano mong lumabas ng bansa, plano mong tawag nito, umalis, mamasyal, pabalik-balik ka sa court. Siguro kung magbibigay ka naman ng SPA kung tawagin sa ibang tao, ay i-apply mo pa yun. Halimbawa, ikaw nagdidemanda or complain or suspect, both parties, suspect and complainant, parehas kayo gustong lumayo, gustong mag-abroad. Ngayon, maghahanap kayo ng taong in charge, so mag-i-issue po kayo ng SPA. So, yun ang problema ngayon. So, i-apply nyo yun sa court kung pwede yung, I think pwede yung ganun. Papanotaryo nyo lang. So, ang ano nun, yung gastos. Siguro, minimal lang naman ang gastos, no? Hindi naman masyad. Pero ang tagal. Ang tagal matapos ng kaso. So, yan po yung tips ko sa gustong both party, yung dinidemanda at nagdidemanda. So, pareho lang po yan sa abala. So, mas maganda kasi, mag-settlement na lang. So, yun ang pinakadabis na gawin ng bawat nagkakaso. So, pabor din po yan sa, ano, pabor din sa court kasi nababawasan sila ng loading. Yun din kasi ang gusto nire-recommend ng court pag-ayusin yung dalawang party. Para siyempre maubos yung kaso nila doon. Kasi sobrang dami ng kaso. Ang liit lang ng ating court. Ang liit lang ng schedule. So, ang dami din dinidinig. Mayroong criminal, mayroong civil case. So, yan po ah. At yun, please don't forget to subscribe and click. At siguro kung gusto nyong i-share, no? So, para sa mga information, marami po tayong i-upload. Andyan yung criminal law,
civil case, employee, dole. Yun, plano natin yan. Meron na tayong ilang videos dyan. So yan po, at your service, muling nagsasabi, my name is Pulisya ko. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.